Mariam Buntag, kanatong kanan. Buntag. Ngayon po ko kaya ito, kung sa mga kaya ng kahuyan ng karaang kayo, mga ayaw, yung may katahuran, may buntag, may hapon, e sumala pa sa katigulangan din, he, dunay, dili, ingunato, nga di, mutubag, ha? Walang mayingon na yung mga buntag, may hapon, basta kwa ay mutubag. Yan, tinga ko ka naman, kaya wakang kaya, ano ba ba sinay nasa gulgre, hindi, ingunato, may buntag? Buntag. Natagal na kong istorya ka neto, may istorya ko neto, taas-taas kayo. Tagsahan pa kayong tao, sige kong istorya. Angkor, may abot ang panahon na inanay na ng lako ang mga tao. Sus! Doon na may usang na nabiling, panayon na kong mga istorya. Ngayon ko niya, Brad, kung nagiginahan ko kayo sa mga istorya kay... Huwag may kumuhawa niya. Patod pa niya, uli ito na ako mga hipo sa ngayon sa system, Brad. Kanina ako kong gayon yan. Ako nang ginasahin ng mga hipo. Usa, di na ko kay last phone ako ang story. Honestly, nalibog ko kung saya ko ang unong pulong na ilitok sa stage na huwag ang mga dawa. Wala nagpalaban ko o banggitan na magsusuwa na si Zig Ziglar, naminon. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Hindi kinahanglan na mahimok ang inila ay lang ang musugod. Kung ikaw musugod sa iyong pagpalita mo, nagsugod na kaya sa iyong pagkainila. O kita nga ka ng mga awards sa iyong nalawag karon, nagsugod na muli ang sa iyong pagkawagtugan ng pagkainila. Kaya nga, ako nakita ng invitation letter ni Sir Francisco. Isunod sa mga nauna nga ikuha na dito. Kay Trafiat Graduation Ceremony naman yung akong ditambungan. Wala ako sa peron 30 anos na. Wala nga matod pa ni kagawa kay kagalagan ni Bipute Kuban Reza Kuang Ulo, no? Ako pa rin pagyukbo sa itong Francisco Limpid na barangay captain si Kapitan Joy Rendon, nag-representahan sa Musilingan sa si Tagawad Ryan ko, may bunda. Ako may hunduman na sa panahon ng Eskwela Pamitri, duha na classroom na nakaalim mo. Kaya musali ha, nakaraan, o kaya musali ha, na nasa Pikas, duha na classroom na. Naalala ko na si Sir Joseph Montesilio, aming advisor sa Great Five, pinasulat niya sa amin kung ano yung aming gustong maging kami, paglaki namin. Great Five kami noon. Therefore, ang pinakaunang tao na nakaalam sa pangarap si Sir Joseph Montesilio. At yan ay ang pagiging world-class journalist. Take note, sinabi niya, paglaki niyo, ano yung gusto niyo makamit sa inyong buhay. Ngayon, nakamit ko na ang aking pangarap, pero hindi pa rin ako lumaki. Ganun pa rin. Ganun pa rin. So, sa present ngayon, dyan ipinanganak ang aking pangarap. Talag ay isang broadcast journalist. Naalala ko sa panahon ngayon na si Sir Joseph ang taga-subaybay sa amin. Sa mga graduates at sa mga kabataan dito, katulad niyo rin ako noon, isang maliit at munting bata na papasok sa eskwela na may dalang panindang pinapay. Sa mga parents ko dito, lalang-lalang na yung mga kapitbahay namin, si Ate Ilse, lahat nga dito, siguro maalala pa nila yung cheesecake at yung binangkal na dala-dala ko ano-ano. Ako yung unang katatok sa kanilang bahay, bawat umaga. Araw ni Pamugos sa mong tinda na binangkal. Siguro naglang pa kong mga singingan rin ang mga kabayan. O na makita ko pa niya. At ang mga kabayan yung mga singingan. Alam natin na ang pamunay na nabuhay ng ating lugar ay pagsasaka, pagpanguma. Sa ganitong buwan, araw ng, mga araw ng Sabado, lalo-lalo na sa buwan ng Mayo at Sabrel, lahat kami ay nasa bukid. Sa kabila ng init ng panahon, excited pa rin kami pumunta sa bukid. Kahit kung tinsanggi na sa mga silingan na mo rin ang very generous, magpasanggi ko rin sila.
Ano yung kumagsang di magbahag daw po yun. O nang malipay niya yung araw niya panahon, yung tinsang di yung tinanggaw. Sa panahon na amo nang ipagaling, ang amo nakuha is 1978. Kaya diya sa overflow, pinagi sa galingan, machine ni Kapitan 18 na yun doon kanito. Doon ay taga-overflow, mupalit o humay, o mupalit o tahok. Sina na yun. Ang tahok niya, napalito ang tag-5 o tag-3 sa gantang. Inikabot ang mulitos galingan sa mga batang naminaw ko ron, hindi mo ulit sa sikato. Kaya mamupong itawak niya sa galingan. Inikawas ng mulitos galingan, mata na rin among makita. Kaya among dagwa ay napulog na sa abog. Pero lipay niya po niya kaya tag-trace of sintoman ang gantang. O niya, nakanindot ato kay inigawas ng mulitos galingan doon na may suba. Salam na yun. Ang bak niya sa suba, ilis na yun, muragway na itago. Pwede atong ipaambit mga egsoon ninyo, nakasinatian sa Dengue Libertaria po. During semester break, may panahon din kami sa April at May na ako ay nakapunta sa Cagayan City, nakaupo sa gilid ng mall na may panindang kutsara, brush, at iba pa. Sa mga rin sabi, nag-iisang cyborg vendor ako kasama ang ating muna. Ang problema sa cyborg vendor sa Cagayan, inahanggan alerto ka karunay. Kaya kung umabot ang mga polis, kaya ang iyong baliga, kaya iyong puhunan, huwag kayo malala. Walang magkinagagay ng polis, panahon na doon ay lato. I share this experience to remind our graduates sa Tanang Kabataan that we do not need much to achieve much. Most times are ended, almost all the times, what is needed is just a little, provided that that little is consistent and well-directed. Dili inahanggan nga mamuhunan ng dako aron ka mulampos. Take note. Take a look, the bird don't dig a nest. Kanang mga langgam na mihimo o salag. It is start level. A child does not run immediately after birth. He or she has to gain to that level, little by little. Isa mo lang kumbagan, dunay ang-ang. The clothes we wear are made of small threads. Kini ato mga silina, di ka ni sa gagmay kayong mga tanod. Our houses were built with small blocks. Gagmay na nga hollow blocks. Our dictionaries and encyclopedias are all composed of words tied one after another. Therefore, to achieve any great high, I tell people that the first role sa atong kinabuhi, to know what you want to be. So taa una kung sa'y gusto nilong gambuhon sa iyong kinabuhi. Muna yung unang role. Ikanuhang role, make a move little as you think it is. Subde sa ganda yung mga pagdi. The third, keep reminding yourself on the first rule. Baliki ang unang rule. Yung dumiyong sa iyong timuha. Know what you want to be. Ang fourth rule, keep reminding yourself to the second rule. Consistently apply it. Ibalik-balik ng pag-imo. Makano na yun. The problem with most of us today, maulaw tamahaglok na musukod o ginagmay. Kaya gusto ka o instant na success o bilik ka mo sa sakrapisyo. Sa teorya ng Yunan, ang sakrapisyo sa itong taong na pulong, sakra o fisyo. Sakra means balaan, fisyo means halal. Kung gusto ka magkabot yung pagandoy, paglimog balaan halal, alam sa iyong kinabuhi. Kinahanggan lang mo sa sakrapisyo. Nangarap ako na makapasok sa college kahit dipit na sa pinansyal hospito ng ating mga magulang. Ikuyukan ko sa kumamahan niya mong enroll sa college. O niya nakahindot kay doon naman sa Teran si Nanay Nina Kael, naman si
Sir, tigil na rin, oh. Kaya, Mrs. Duna na ita, hindi lang sa upper, painon sa pagalian. O, mami pangit, eh. Kaya, ikaw na pangingol. Isa kayo, mi, nag-tuckload dito sa Sakinan. Kaya, nakaindol na, mi, pauli na mi, sa mong Sakinan, na grande ka, inip ang panahon. May karit pa gulan. Kumikan kayo, ano may sulot, dito mi, sa Sakinan, sa likod. Kuso kayo gulan. Yari mo mamutan na kung sa i-deliver ato ni Arainina, uling. Kumikan kayo uling, nalapon ni Sako nga, kitapon sa uling. Imagina, unsa ka nilan ang mga nagway sa tapaw na ko. Dihang nabuman ang ulan, nabunit ang mga naong sa uling, kay mga mani ang kitapon sa maong sakinan. Kaya nga na, pagsugod pa lang doon natin yung mga sakopisyo. And my daddy says, napasubo ako sa pribadong eskwelahan kasi walang kurso na mass communication sa ibang public schools. Therefore, naglakad ako ng ilang kilometro sa gitna ng init ng panahon at ulan. Ang akong nasa nahuna, umaktas magaling ko tayo ng kabatuan, dito na yun ng sulad, naway bato, silinto, tangan, yung di man kong baktas. Baktas ko dito sa malarasan, painong sa may San Pedro. Pasensya sa mga gigugong na upang nagkabot ko. Kaya hindi na kumalintan sa liyang pag-abot na ko sa akong dibuyan, kaya waman ko ng board. Ang dibuyan ako na mangyayaan, nahugno ang bangkira ng gibutangan sa akong bugas. Pagkahugno sa bangkira, paglilin ako sa ubos ko ang nalitong bugas. O na ang ilalong sa among gitukura sa pinayanan, dagat man. Bayo na lang kay Hunas. Kay Hunas man, akong binakog dito, nagkalapog ang bugas. O masulupon kung managlupag. Kinsa may nagkaon ninyo bugas, kano'y isang kong lapog. Sorry ha? Wala. So nakapalihapon na yung panatong panahon na niloto na ako, bisang doon na isang kong lapog. Karon, itawag ko ng pastel ang sakong sultan. Ano ba ito ako ang lapay dito? Dahil sa hiling ko sa radyo, ang broadcasting, nag-apply ako bilang booking student sa isang radio station. Nag-abimis sa studio at room ng isang istasyon. Hindi yung kumaan yung trabaho ko kasi condition yung room na linisan. At naisabay ko na ang ating pag-aaral at pagtatrabaho. May palong kayo ko na nakikita ninyo karong nagkaoban niyo ang ginigangan. Ako sa inyong graduation day, kumikan kay ako sa akong graduation day sa college. Bugtong estudyante yung wagi ko yung picture ni sa usa. Kaya nga no, wag ko makaapil sa graduation ceremony. Wag ko yung picture sa ginigangan, nagkaoban ako sa graduation day sa college. Kay dako magayong alas kuhon kay private school lagi, dako kay libayunon. May dalawang options ang aking katahakin. Una, present ako sa graduation day pero walang pambayad. Uutang si mama ng pera para pambayad. Pangalawa, hindi ako present sa graduation day pero may pambayad ako. Dahil pinadala ako sa Bayog, sa Buong Metal Sur, sa pinakabukid, itawag niya nagbukid sa Malabag. Ipadala ko sa akong radio station kung nasa ko nag-working. O dito nag-coverage sa grabing nagugot na naon sa Mina, dito sa Bayog. Kaya tayo buta sa akong nagtuhan na lugar. Nasolve yung problema namin. Meron akong pambayad, pero hindi ako nakadalo sa aming graduation ceremony. O nga sa mga estudyante niya din ni Karon, doon lang yung mga ginigyan. Inga, salamat kayo sa inyong presensya. Pareho na. Doon lang yung mga ginigyan. Ina, Pastor. Doon lang yung mga ginigyan namin na salamat kayo sa inyong presensya. Sige no. Ito yung parents. Kahit alam sa on, kakainin kita mo, nagkauban mo, sa inyong ginikanan. Hindi na kayo dahil hindi man sila mapasok ng music, kawalay music, kapag magkakaya music. Ayaw mo kawalaw!
Kaya wa ka mapili o gini ka na. Ang Diyos na mapili sa kong gini ka na. Huwag ka mapili sa kong mga minahal sa kinabuhi ko hon. Pero di pa makapili sa kong gini ka na. Ay na thank you. Salamat sa iyong presensya. Salamat kayo sa inyong participation. Ngunit huwag niyong isipin na pagkatapos ng activity na ito, wala na kayong problema sa buhay. Dahil kayo naman ay hindi nawawala yung problema. O simple, pagkatapos nito, meron kayong regalo sa inyong mga magulang, may cellphones. Ang problema na sa sasagilikan ang pang-load sa cellphone. Wala siguro yung kinikaluhan o cellphone, ang problema sa kinikanan, hindi na sa masugo, kaya nagsipin na lang, cellphone. No? Ang problema ako na sa itong kinikanan, sunod, pampalit niya bullpen, allowance bago guban pa sa next na school year. Ako ba siguro, kaya nalasan ang magkinikanan ang sa ilang himuon. My point is, be grateful and help your parents. Listen to their advices. Uno nga badlungon. Kung badlungon mo, huwag pa sa badlungon din mo. Kaya di bang ka pwedeng badlungon kung di ka badlungon. Kung sa may ka merong litra sa badlungon, letter B, A o D. Huwag pa sa badlungon. Bad. Lungon. Anong badlungon, guys? Bad. Kung di po maglungon, duhan naman yung kainan. Prisuhan o glungon. So may mga po, makasalam mo sa isang katao, o di na ibang kakaroon masalkan. O ang kinahanglan ang pagpaminaw sa badlong sa ginikanan. Kaya pag badlong sa ginikanan, biblically, mabasa na po sa mga kasulatan, ang tula ng mga bata, samtang bata pa siya. Kung mag-iso na ipantong si kahoy, kung gahit na, di nga niyo na matulig. Sa ngayon na, isa na kong video broadcaster at ipulyado sa Radio Minimum Network, isa ng largest network, radio network sa buong Pilipinas, sa DXPR Pagalian. Darating yung araw na posible wala na rin ako sa aking trabaho. Pero may isang munting regalo ako sa aking mga anak. Sa panahon na mag-retiro na po o wala na ito sa ating trabaho. Iksan na ka dito. Ang aking regalo ay itong cheque. Merong cheque na dalag-dalag ko dito. Wala yung cheque dito. Pagka... Okay. Ah, ayun. Kinuha. Hindi ka cheque, gamay kini. Kamalong kailan yung edad? 286 pesos. Bisaya, ila? 286. Oksinta, isais. Meron ako din dala-dala ang panahon nga doon ako'y inaling ang seremonyas. Kasi hindi ko ito kinuha sa bangko dahil ito yung pinaglo ng cheque na natanggap ko bilang empleyado ng ating kumpanya. Ito yung ipamana ko sa ating mga anak balang araw. Na ang maliit na halaga ay mapakinabangan bilang paalala sa kanila na growing up in a poor family is a blessing because you learn how to appreciate every little thing you have in life. Kung nataraw pa sa pobreng pamilya, usan ka nagkagrasya. Kaya makabalukan mo appreciate sa magagma at yung labutan. All things, positions, ranks, title, tanan, tipuran yun lang. Mahal na ka dyan tanan. O sa unsang paagi ka magkata sa isip na tao na ubus kayo sa katilingkan, maunay magkakarang sa tao. Dili ka may nungduman sa inyong rangko. Dili ka may nungduman sa inyong titulo. Kung dili sa unsang paagi ka mutratar sa isipitama. Kung sa kini nga chike, paliminit na ko ni sa masawa po kun, muli ang atong ipamana sa mga bata. Pagpahinundong na nila, nakita na tao sa kubre. Ano na yung mga pagsulay?
hindi na tumakaya sa itong kawalingon. Doon ay mga linog sa kinabuhi. Pero kung yung balihon ang linog, nipon. Ang building na niyari sa linog, wakatumpag ka na siya, nipon. Baliha ang linog, nipon. Mga, I would like to take this opportunity to acknowledge sa mga silingan rin. My wife, nawala rin karoon kay today also is the recognition day of our eldest, si Elijah, and my wife, mawaling ako dito. Huwag akong asawa mo inututok ako na may mong ng pamilya. Alam sa kong mga anak, mayang ginikanan o mayang anak sa akong mga ginikanan usap. Pag-uti ako nga mukot na yun yung Proverbs 16 verse 3 na naginon. Commit to the Lord, whatever you do, and He will establish your plans. Ihanap ka ng sa Diyon sa inyong plano sa kinabuhi. Pero kinahanglan sa doon mo'y kagugi. Kinahanglan na doon mo'y maayosan ng pagpanginoon. Sa tiba natin ngayon, kabataan Pilipino para sa matatag na kinabugasan ng bagong Pilipinas. Let me remind you that bilang mga kabataan na pag-asa ng ating bayan, before mag-uli sa inyong pinayanan karoon mga graduates, inumdumin ninyo ang akong pamagana. Ikaw ba kabahin sa problema sa nilimban po? O kabahin sa solusyon? Be part of the solution, not part of the problem in our society. Tumarig ang katao ang nasinubutan. Hinunggan sa problema o hinunggan sa solusyon sa problema. Sa tiba na ito, isipitay pag-aong sa nasa kung saan natapuhon. Mahimo magatang mahimong problema sa natinig bantuhon? Tumitan sa mong pagka-marumbado? O mahimo kang instrumento sa kayuhan sa itong katinig? Please also pray for me because as a radio broadcaster, we use our voice and you hear it through radio sets, through airwaves, hindi madunggan ang mga programa ng Osadi. Nalipay lang ko kung makaprograma ko sa programang Wala-Wala. Kaya malipay ng mga tao sa programang Wala-Wala. Aliwala silang problema, at least nakapalipay ko o nakapahiyong sila. Kaya ang pagpahiyong ang pinakanindot ng medisina. Pero sige na sa pagpahiyong sa kwerason, kinahanggan na sa ikanang medisina. No? As a radio broadcaster, we use our voice. And I hope I am still use my voice for those who voiceless in our society. And I'm also praying that you do the same. Unsa man imong karira sa kinabuhi kun imuha ka na pagdimaya sa Diyos. Lumdumi, ikaw ba kamahin sa problema sa itong katilimban kuhon o kamahin sa solusyon sa problema sa itong katilimban? Thank you, congratulations. Hantong sunod hindi yun sa mga tatlang sa mga istasyon.